sa detalye ng ating mga nagbabagang mga balita. Nananawagan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang ikalimang State of the Nation Address na ipagtibay ng Kongreso ang mabilisang pagpasa ng death penalty sa bansa. Ito ay dahil binigyang diin ng Pangulo na marami pa rin sa kasalukuyan ang kaso ng krimen sa Pilipinas. Inimungkahi ng Pangulo sa kanyang ikalimang sona na ipagtibay ang paggamit ng lethal injection para sa mga drug-related cases. I reiterate the swift passage of a law reviving the death penalty by lethal injection for crimes specified under the Comprehensive Dangerous Act of 2002. Muling binuhay ng punong ehekutibo ang parusang kamatayan upang mabigyan daan at matalakay ng agaran sa kapulungan ng Kongreso ang tungkol dito. Ito rin ang pangatlong pagkakataon na hinikayat ng Pangulo na ipasa ang naturang batas. Sinabi rin ito na makakatulong ang naturang batas upang masugpo ang problema ng illegal na droga sa Pilipinas. Ayon naman sa pahayag ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa isang panayam ng SMNA News, ay suportado ng butihing pastor ang death penalty. Sinabi nito na nakikita ng Pangulo ang mga bagay na mas mahalaga na hindi nakikita ng publiko. Well, ang Pangulo natin ang isang leader na makapag-decide sa bagay na ito. Kasi nakikita niya ang hindi natin nakikita bilang ordinary citizen. At kung ikaw ang nasa pamuno, nakikita mo ang mga bagay na dapat mangyari, lalo na ngayon sa ating sanlibutan, ano? Maraming naghihirap, marami ang mga nawawala ng trabaho, at marami ang mga krimeng nangyayari. Kaya siguro sa nakikita ng ating Pangulo ay mahalagang ang tao ay dapat na may takot sa batas. At hindi siya matatakot kung hindi gagamitan ng extreme penalty which is death penalty or yung sabi niya lethal injection. Dagdag ng butihing pastor na dapat gawin ng isang pinuno na may otoridad ang laban sa kasamaang nangyayari sa buong bansa na hindi niya maaaring pahintulutang magpatuloy. Gayunpaman, umaasa ang administrasyon na bago matapos ang kanyang termino sa 2022, ay may papasa na ang death penalty sa lalong madaling panahon.